Makakasama po natin ngayong umaga si MJ Miranda, brother in charge ng farming staff. Dito po yan sa Kariana Monastery, dito po sa Magalang, Pambaga. Brother MJ, kumusta po kayo? Ano pong pinagkakabalan po ninyo ngayon? Ito po yung Kariana Monastery po. Yes po. Mga sir, natatag po kami ng 1972 po. Matagal na. So, matagal na talaga po. Yes po. Kaso po yung nag-umpisa po kami dito po. Tawag nila dito po, disyerto. Kasi puro talahib lang talahib dito po. Talahib pa noon. Kaya yung nag-umpisa po sila po, yung mga founder namin po, si Father Odon De Castro. Galing San Deda. Yes po. Tapos yung mga founding sisters po, taga Saints ko. Opo. Oh, yun, mga walang alam sa farming po yun. Yes. Walang alam sa farming yun. So, sa pagpili nila itong lugar po, talagang sinabi ng may-ari, may-ari dito, mga D-zone yun eh, bago pa nag-agrarian reform. Yes. So, i-donate po sa monasteryo. Oh, ito, dito daw ang gusto ng Diyos yung monasteryo. Yes po. Eh, yung tanong lang, yung pinili ata ng Diyos, yung disyerto ata. Pero dinevelop niya, ganyan lang po. Ay Garden of talaga, Eden na siya. Yes. Dati talaga ang talahib lang po. Kaya hindi nila mantindihan. Bakit? Ito daw yung pinili. Eh, sabi nga ng dating mayor dito sa Magalang. Yes. Kung makakaani kayo dyan, papasok na ako dyan sa inyo. So, tumutulong so, na sila. Nakita na rin lang ngayon. Oh, so, talagang walang asa talaga mag-farming dito. Yes. Kaso sa mga pioneer sisters na nag-umpisa dito, tapos tinanggal nila po yung mga talahim, ng tanim. Yes. Talagang nag-pioneering talaga. Oo po. Yung bayanihan. Bayanihan talaga. Okay. Tapos yung mga ibang farmer rin paligid namin, tumulong na rin. Kasi nakaka-intriga sa kanila, mga Manila girls. Yes. Anong alam-alam nun. Yes. Tapos nandito, nagsasaka dito. Oo. Kasi sa role po ng monastery po, kasi St. Benedict's rule lang pina-follow po eh. Yes po. So, it's ora et labora. Mm-hmm. So, prayer and work. Yes po. So, gusto po ni Father Odon De Castro na yung original work is actually farming. Yes po. Kasi that's all monasteries naman nag-umpisa ganun. Tama po. So, doon po yung talagang layunin po ng monastery po na may prayer, may work. Yung work, farming. Yes. Wow. So, talaga naman. Ilang hektarya po itong monasteryo natin, Brother MJ? Nag-umpisa po mga 14 hectares lang 14 po. 14 noon. Tapos nag-expand. 16 na po ngayon. 16? 60. 60? 60. Wow. Ilan po mga brother and sisters po natin dito po sa loob ng misteryo? Kabilang na po yung mga fathers natin. Yung lahat kami po, mga permanent. Iba pa po yung transient, yung pasok-labas. Yes po. Kaso yung mga permanent, mga 270 po. 270? So ngayon po yung pong kinakain natin, dito na po ninyo kinukuha, no? As much as possible. Yes. So, kailan po kayo nag-start mag-farming, Brother MJ? At alam ko, own hands ka mismo sa pagtatanim. Nag-umpisa po sa farming po yung, kasi lumaki ako dito po. 4 years old ako, pinasok po na. Mapasok na dito. Yes. 4 years old. So, yung kaka-teenager ko pa lang po. Yes. Lumipat na kami po sa brothers. Kasi pag bata ka pa, doon ka pa po sa sisters. Sino nag-aalaga eh. Yes, oo. So, nalipat sa brothers. Doon na po, hands-on na ako. Nag-hands-on ka na. Since 13 po, until now. Yes. Opo. Nakita ko po ang setup ninyo, Brother MJ, no? Separate siya, no? Meron kayong mga conventional farming, meron kayong greenhouse, meron kayong livestock. Opo. No? Iba-ibang division po. Yes, iba-ibang division. Tapos may palay pa po. May palay pa. So majority po ng kinakain natin, talagang dito na lang kinukuha. Opo. As much as possible po. Mm-hmm. Yung iba po, wala pa po. Katulad ng bawang, wala pa po. Mahirap eh. Opo. Patatas, wala yes. pa po. So yung sobra po sa pangangailangan po ninyo, kasi nakita ko po kanina, nami pong ma-harvest dun eh. Yung sobra po sa pangangailangan ninyo, ano pong ginagawa ninyo? Pamigay na lang daw po. Pinamimigay po sa malapit dito? Opo. Lahat na sino pumunta sa gate o naghihirap po. Katulad yes. yung nag-COVID, nang bibigay kami ng bigas sa hagtrap ng gate. Opo. So yun po yung gusto ng Panginoon, Brother MJ, di ba? Kasi wala daw dapat hindi namin binibenta. Kasi pag binibenta mo, yung focus mo sa bentahan. Hindi na kung natutuwa yung Diyos sa'yo, hindi. Yes. Kapag matanggal yun, sabi ng superior namin. Opo. Dapat yung farming nyo, for community, community consumption. Yes.
pag sumobra, pamigay na ibabigay sa kapwa. Pamigay na lang sa mga worker namin po. Yes po. Pinapamigay na. Brother MJ, ilan pong greenhouse na meron tayo dito sa loob ng monasteryo? Mga apat po. Apat yung, na greenhouse, apa, yes. Apa? Dalawa po maliit lang po. Yung pang nursery. Yes. So, that's mga 5 by 14 meters. Yung dalawa naman po, yung malalaki po talaga. Talagang green leafy po mga tarim natin dito. Opo. Diba? Tapos, yung talagang service nila po, pagtagulan po. Pagtagulan kasi, tuloy-tuloy yung ulan. Yes. Sa greenhouse kami tagulan. Sa greenhouse, ano? All year round kasi yan, brother. Pwede kang umarbes. Opo. Ano? Kasi hindi maapektuhan yung ugat ng ating mga tanim na halaman. Kasi nakababang naman po. Ano po pamamaraan? Ano pong mode of method ng farming po ninyo dito, brother MJ? Yung focus namin talaga po sa natural farming. Natural po. Farming, opo. So, yung mga chemical inputs po is only parang pang boost lang po ng tanim. Oo. So, as much as possible po, wala po yung pesticides, wala po yung ganun. Yes. Kasi po, it's detrimental po to the ecology po. Yes. Na, I understand, Brother MJ, you know, from conventional. Nag-upgrade po kayo. Kasi sa farming po, continuous learning. Oh, continuous. Mukhang mayroon na rin po kayong hydroponics dito, Brother MJ. Sinusubukan po lahat ng method po na, na possible po. Tapos yung hindi talagang compatible with our life, kaya tanggal po. Aha. So it's always up. Lahat ng technology, sinusubukan. Yes. Ano na pong mga naitanim po into hydroponics method? Kanina, ganun po, ano pong mga nakita niyong potential? Yung so far po sa hydroponic namin po, so far po, green leafy lang po at lettuce. Ayun! Lettuce po. Moron lettuce, masarap yan sa salad, opo. Brother MJ. Opo. Ano? At yung pechay, mustasa, ganun. So ano pa po pong planong development pa? O yung nasa isip pong magpapalawak pa ng pagtatanim ng pinaplano po ng monasteryo, Brother MJ? Yung balak namin pa-expand pa po. Gusto namin po yung leafy lang po ang lagay namin sa hydroponic kasi simple lang po yung, madali lang. Yung technology. Kaso po, pagdating sa mga fruiting vegetable po, sa ground pa rin kami po. Yes. Kasi mas parang mas natural yun. Yung mga leafy naman po, sa nilalagay namin sa hydroponic, para po yung matatantang pare, hindi na makayuko. Yes, yes. Andun na lang sila po. Yes. Yung mga father ba natin dito? Opo, yung pumasok. Kung hans ba silang nagtatanim? Opo, nagahayo. Talaga? Kasi mga guest priest nila po eh. Isa po galing Canada, tapos galing China po. Oo. So yung mga guest priest natin, pag pumunta rito, nagtatanim na rin. Opo, yan pong hilig nila po eh. Yes. So, how about the father or brother, kung sakasakaling may bumisita tayo dito, nag-transient, tapos gusto nila magpaturo po into farming, willing po? O, pwede po. Willing po. Talaga naman. Kasi po, yung technology niyo, galing po sa, binigay ni Lord po. So, freely you receive, freely you give. Dapat po natin po palaganapin po. Parang free. Yung kanyang salita, brother, di ba? Hindi lang tinanggap natin, dapat natin papalaganapin. So, ganun din po yung farming. Ganun rin po yung farming. Meron na po bang pamilya na pumupunta rito na nagpapaturo magtanim po sa inyo? Opo. Opo, talaga. Meron naman talaga po. Minsan po, yung mga taga-DA, pupunta dito po. Pumupunta rin taga-DA. Mga kaibigan na namin po sa mga DA. Yes. Kumusta naman po yung suporta ng gobyerno, particular po yung local government po ng Magalang? I understand, nung makita po nilang napakaganda po ng mga tanim nyo, sumusuporta na rin po sila? Sumusuporta naman po. Ano po suporta na ibibigay po nila? Yung pagdating po sa pag may mga free item po, yung mga seeds, mga abono po, palay. Natural na pataba, okay? Opo. Maski yung chemical po na abono pang palay po, nagbibigay sila po. Kasi sa 13 hectares po yung palay namin po. Wow, 13 hectares! Po. So, sa 13 hectares po, supposed to be, hindi na kami bibili ng... Meron din kayong livestock dito, father? Brother? May baka po kami. Baka? Tapos manok, tapos mga layer. Tapos yung mga pangkatay na manok po. Itik, meron din kayo? Opo, meron rin. Meron din itik. Gala-gala lang po yan. Gala-gala lang po kasi pangpatay ng kuhol sa balay po. Ayun, tamang-tama po. Ano? Talaga naman, oo. Tapos may ostrich po. Brother, ikaw, honhans ka sa pagtatanim. Opo. Madalas po tanong ng ating mga kababayan, wala akong green thumb eh. Kaya hindi ako nakapagpabuhay ng alam. Ikaw po ba namatay na ng alaman? Oh, marami ano na pong ginawa po ninyo? Mag-ulit-ulit. Yeah! Ulit-ulit, magdasalali. Yes. Meron talaga kasi farming yan po eh. Kalahati, yes, more than kalahati po yan. Sa Diyos naman, walaan man sa'yo. Yes po. Yung weather, wala sa'yo. Yung tubo ng halaman, yes, walaan man sa'yo. Yes. Yung sa'yo lang, yung sikap mo. Yes! Ako talaga naman, brother, marami pong may inspire sa inyo. Yung iba nating kababayan, pag nabatay sila ng alaman, tumitigil na eh.
So dapat pala hindi. Nakuha na. Mag-sikap ulit. Dadating naman yung grasya. Oh, yes! So po, Brother MJ, ano pong pwede natin ibigay na tips sa ating mga kababayan na gusto pong mag-start into farming? Yung unang tip po kung sa vegetable farming po na pinag-usapan po is yung quality po ng seeds. Yan, quality of seeds. Opo. Tapos yung lupa siguro. Yung halaga ng binili mo, yan yung halaga rin ng seedling mo. Yes. Minsan kasi pag nagtipid ka sa seeds, mababa yung quality. Yes. Hindi mo makakuha talaga yung... Gusto mong mangyari sa halaman. Yes. So, Tapos po yung kasunod po yun is the... pag-aalaga po ng seedling. Yes. Kasi po kung baby po, mahina na. Mm-hmm. Anong asa pa nun? Brother, parang ina-apply nyo rito yung TLC, Tender Love and Care. Yan. Saan po kayo kumukuha ng mga bagong techniques, brother? Lalo na ngayon, sumisikat ang hydroponics method of farming. Saan po kayo kumukuha ng mga techniques na yan? Meron mga brother sa amin po nag-research po sa internet. Tapos yung mga DA po, nagbibigay rin po ng insight. Yes. Tapos nakikipag-share po rin po ng mga experience. Mukhang yung grupo ng yung farmers na sa atin sa mga Balakat, like Alex Lyson, yung pinsan ko. Opo. Nag-share din siya ng knowledge dito. Opo. Tapos nag-share rin kami sa kanya po. Yes. Talaga naman, no? Kasi siya po sa Mabalakat po, no? Sa city office ng municipal sa ano. Yes. Opo. Kaya marami na rin siyang insight na bigay po. Ngayon po, pina-perfect namin po yung programming po of the vegetable po. Kasi yung dami po ng vegetable, yung ani po, hindi man pares-parehas eh. Bawat season, may matas, may bumaba pa. Oh. Kaya doon po, kinukuha namin po sa mga expertise galing sa DA o sino makakating dito. Tama po. Oh. Ngayon po, Brother MJ, no? Yung panahon natin, hindi mo ma-predict eh. No? Minsan napaka mahalumigmig, biglang iinit, biglang uulan. Ano pong epekto yun sa ating mga tanim? Yung nahihirapan dun po yung pagka-planning po. Mm-hmm. Kasi minsan dati asa mo pag December, malakas yung ani. Oh. Tapos pagdating ng March, wala nang ani kasi tuyong-tuyo na. Yes. Tapos pagdating ng... Pag nag-iba po yung weather cycle po, naiiba rin ka rin po sa pagka-programming. Anong pong encouragement po ninyo ang ginagawa sa mga kabataan para makapagtanim din po sila? I understand, meron po tayong hourly mass po yapata po dito. O anong oras po yung mass natin? After ng mass, natetrain nyo rin po yung mga kabataan na bumibisita po dito sa ating ministeryo? Pag dumating sila po, yes po. Pwede man sila po mag-tour. May mga group of student din po ba na nadadalo mismo dito sa ating ministeryo? Sa ngayon po, wala pa po. Wala pa ngayon. Papaisa-isa na lang po. Oh, okay. Mga pamilya-pamilya, mga farmer galing sa iba, na nagmisa sa atin, gusto makita. Yes. Pwede naman talaga po. Ayan, talaga naman. Oh. Brother, baka meron ka pang naisabihin, ipanawagan sa ating pamahalaan o sa Department of Agriculture, ibinibigay ko po sa inyo ang pagkakataon. Okay, so farming po actually is hindi lang pong way of making money. Katulad sa amin na hindi naman talaga making money. Yes. It's it's more your personal consumption at yung spiritual development po ng pagkatao. Yes. Yung the sense na maski ganito po yung panahon o hindi mo ma-expect po yung changes. Yes. Yung mga kulisap, dumarating na. Yes. Yung kabutihan ng farming po, you are forced to trust in God po. Yes! Tama po yan. Brother, hindi ko to pwedeng palampasin. Ikayatin po ninyo yung ating mga kababayan na subukan po nila magtanim. Sige po, brother. So, yung trust in God po, no? Na, yes. Minsan kasi, kala natin, farming, kaya ko lahat yan. Sa akin lahat yan. Kaso hindi. Yes. Yung tanim lang ang yung patubig sa'yo. The growth is from God. Yes. So talagang aasa ka talaga sa kay Lord. Yes. Minsan nagawa mo na lahat. Oh. Palpak pa rin. Minsan kalahati lang ginawa mo. Dumago. Yes. Talagang wala po sa kamay niya. Yes. Kaso kung tasikap talaga po kayo, talagang maawa si Lord sa Lord. Yes. Papagandahin niya po yung project niya po. Tama po. Yung pong mga brother and sister po natin at mga father dito po sa monasteryo ay nagtatanim din. Amos po, more po kayo pong nanonood sa amin ngayon, ano? Ni Brother MJ, magagawa rin po ninyong magtanim. Brother, salamat po ano sa initially sa panayam. Apa. At nawa po'y maraming ma-inspire, ma-motivate, at ma-educate nating mga kababayan. Apa. Huwag po kayong bibitiw, ano? Sa amin pong pagbabalik, itutur tayo ni Brother MJ sa isa po sa mga greenhouse
dito po sa loob ng monasteryo. Sa pagbabalik po ng Masaganang Buhay.